Verse 23. But he answered her. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, send her away, for she cried after us. So verse 24. But Christ answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Hallelujah. Yan po yung purpose, mga kapatid, ng pagparito ni Jesus Christ as a Son of God para po siya sa lost house of Israel. In verse 25, then came she, the Syrophoenician woman. Tingnan niyo po ang ginawa niya. Bagamat siya ay Gentiles, hindi po siya bahagi ng Israel. Pero ang ginawa po niya, she worshiped him, saying, hindi lang yun, tumawag pa siya ng Lord. Ni-recognize niya si Jesus Christ being the Son of God, Lord. Sabi niya, Lord, help me. At verse 26, but Christ answered and said, it is not meet to take. Sabi po rito, the children spread and cast it to the dogs. Mabigat po yun. Verse 27. And she said the truth. Lord! Tumawag ulit siya sa pangalawang pagkakataon ng Lord. Yet the dogs eat of the crumbs which fall from the master's table. Verse 28. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee, even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang ginawa. Tayo po yung po at manalangin. Ama naming Diyos, mapagpalang Ama. Kami po ay sa umaging ito ay patuloy na dumadalangin, humihiling ng patnubay sa iyo, Panginoon, sa aming pag-aaral ito, Lord. Manalangin po namin ng Diyos na magkaroon kami ng ugnayan sa iyong salita, Lord. At maging karanasan ng babaeng yun, Lord, na nanghingi sa aming Panginoong Heso Kristo ng kagalingan because yung kanya pong daughter ay vexed with the spirit, demon possessed. Hallelujah. Pero salamat, Panginoon, dahil pinakita mo ang iyong kapangyarihan mo. Lord, ginugit sa anin sa umagang ito, Panginoon. Ang bawat isang narinito, Lord God, ay bigyan mo po kami ng dakilang pananampalataya sa iyo. Mga kapatid, hallelujah. Nais ko po ng pamagatan. Healing of the children's bread. Hallelujah. Kagalingan ng galing sa tinapay ng mga anak. Hallelujah. Alam niyo po, itong kabaysayan na ito, talagang makikita natin dito yung bigat ng pangungusap ng ating Panginoon sa Kristo as a Messiah for Israel. Kahit na ganun ka sharp words na binitawan ni Jesus Christ doon sa babae, hindi po siya nasaktan. Dahil sa kanyang puso, ang paglapit niya at pakilala niya sa anak ng Diyos
alam niya hindi mababalo lang. Hallelujah. At yung pinakita ng babaeng yun, nadakilang pananampalataya, great faith. Nakita niya yung faith niya ay may perseverance, determination. Na kahit diniscourage siya dito, di ba? Ang sabi siya, sabi sa kanya ng Panginoon sa Kristo, hindi nararapat ibigay ang o itapon, sa Tagalog yan, itapon, di ba? O ihagis. Parang ano yung itapon, ano? Ihagis. Ang tinapay sa mga aso. Yung word dogs, mga kapatid, ay mabigat po na panalita. Why Jesus Christ said that? Dahil nung time na yun, nung siya'y naparito, hindi siya naparito sa mga hindi. Ang kanyang layunin sa kanyang pagparito, he finally, he seek the lost sheep, yung bansang Israel. At mahabang ang pinag-aralan natin ng bansang Israel, paano sila nagmula, kukulangin tayo ng oras, hindi natin kain talaga ito. Pero we know that dahil nag-aral tayo ng Bible, hallelujah, that Israel, the children of Israel come from the seed, from Abraham, sa patriarka na si Abraham, from Abraham to Isaac, then Isaac to Jacob, Jacob to 12 patriarchs, 12 tribes of Israel. At sabi nga ng Biblia, sa Abrahamic Covenant in Genesis, nangusap ang Diyos kay Abraham, magpapalain kita, I will bless and I will great you. I will make you a great nation. I will bless you, Abraham. Magpapalain ko yung binhi. Yun ang tinutukan ni Jesus Christ, my lost sheep. Amen. Praise God. Ngayon, yung nakalagay dito, healing of the children's bread. Ano ba yan, healing of the children's bread? Itong healing of the children's bread, ito po ay mensahe ng Panginoon. Ito po yung mensahe ng Diyos na dumating sa pamamagitan ni Jesus Christ as a prophet during that time. Jesus Christ came on earth, hallelujah, as the Son of God, and also as a prophet. Bilang isang propeto. Alam niyo, sabi niya sa Deuteronomy chapter 18, ang sabi ni Moses, God will raise a prophet like unto me. That's Moses said. Pero ang sabi ni Moses, ang kasunod na sinabi niya, and God put His words in His mouth. Yun po yung healing spirit. At ang sabi sa account ng Deuteronomy chapter 18, ang sino mang hindi makinig sa propeta ng Diyos na sinugo niya sa araw, in the last days, sabi niya, I will perish. Ang sino mang hindi makinig sa propeta ng yan, hallelujah, sabi niya, akin silang parurusahan. At doon sa laman sa kumilala, sabi ng Panginoon, ang kanyang salita ay hahanapin ko sa kanila. God will require it. Now, balikan natin ang teksto natin, mga kapatid. Praise God. Makikita natin dito sa Matthew chapter 15, verse 24. But he answered and said, I am not sent. Sabi niya, but unto the lost sheep of the house of Israel. Hindi siya naparito sa ibang tao, kundi siya naparito para sa piling bayan ng Israel. Kaya nga one time isa naka-encounter pa si Jesus Christ before he was crucified. John chapter, let's go to John chapter 4. Ito ay Bible study, mga kapatid, kaya maraming verses. May mga verses kayong mabanggitin. John 4, in verse 22, sabi po ni Jesus Christ, pakibasa. You worship me, no one has to know, but you are the
Amen. Sabi mga kapatid, salvation is up to Jews. Yan ang priority ni Jesus Christ na kanyang pagparito. Sila'y isalba at iligtas mula sa kanilang kasalanan kay Yahweh. Hallelujah. Okay. Salvation is up to Jews. Basa pa tayo ng talata para pagtibayin natin yan. Romans chapter 3. Sabi rito mga kapatid sa verse 1, what advantage then had the Jew? Or what profit is there of circumcision? Verse 2, must every way chiefly because that unto them were committed the oracles of God. Yan po yung isang dahilan mga kapatid na sila ay pinuntahan ng Panginoong Hesukristo upang siya'y iligtas. Priority po, first, sapagkat sa kanila ay pinagkaloob ang oracles of God, ang salita ng Diyos. Sila po ang unang pinagbigyan at pinagkatiwalaan ng Diyos naman through the many prophets of the Old Testament. God spoke to the Old Testament from different ages, different manners of time. Through the prophets, God spoke to them. Pero ang bansang Israel, mula sa panahon na yon, mga kapatid, sila po ay hindi nagpakita ng katapatan sa ating Panginoon. Sa ating Panginoong Diyos, ang ating Ama. Hallelujah. That's why God sent His Son to redeem His lost sheep. Yun yung Deuteronomy chapter 18 verse 15, no? Hindi na natin binasa dito. Okay? Yan ang purpose na magpapadala ang Diyos ng isang propeta sa isang kapanahonan. That is last day. Natin, kundi ang last day po, mga kapatid, ay ang simula ng pagdating ng propeta at siya ipinako sa krus. That is last day. And then 2,000 years, under by the grace age period, ito po ang last days. Itong iglesia na kapanahonan, paliwanag dito natin kay Pastor, hindi po niya masyadong. Seven church ages, Ephesians, Smyrna, Pergamo, Chatira, Sardis, Philadelphia, and then Laodicea. We are now living in the last church age, which is Laodicea. Yan po ang last days. Ang Laodicea is last of the last days. Huli ng mga huling panahon. Pero ang huling kapanahon na tinutukoy sa Biblia ay ang 2,000 years Gentile grace period. Pagkatapos po ng rapture, ang kasunod po niyan ay tribulation period. And then, that is millennium for 1,000 years at going to eternal age. Ayan ang last days. Hallelujah. Na ang sabi, magpapadala ang Diyos ng prophet like Moses. Prophet? Sabi sa Deuteronomy chapter 18, verse 15 and verse 18. And this prophet, sabi, ay lalagay niya ang kanyang salita sa bibig nito. At kinonfirm din niya ni Peter in Acts chapter 3. Andun po yan. Now, balikan po natin yung lost sheep. Hallelujah. So, yung pinanggihan si Kristo ng mga Hudyo. He came to His own, the Israelites, and His own received Him now. John 1, John chapter 1, Hallelujah.
chapter 1, verse. Come on, verse 12. 8. Verse 8 up to 11. Volunteer. Life na nasa Panginoong Jesucristo ay mensahe ko yun. At yun mismo yung healing. Yung life na yun, yun po ang healing. Yun po yung gamot, mga kapatid. Na saan? Na makapagtutubos, makapagpapalaya, saan? Sa mga taong inalihan ng masamang spirito. Alam niyo, mga kapatid, ang history natin from the very beginning from Adam, nang magkasala ng ating mga magulang, lahat ng ipinanganak ng galing sa malakang yadan ay nasa ilalim ng kasalanan. Amen. At kung tayo nasa ilalim ng kasalanan, mga kapatid, we are possessed with demons. Atin kayo? Amen. Possessed with demons. Kaya, sabi niya, for God to love the world, He is only begotten Son. Who should ever believe on each of their parents? For God so loved the world. Mahal ng Diyos ang kaluluwa ng taong nagkasala from the very beginning. Pero, hindi mahal ng Diyos ang kasalanan na nakapit sa tao. Kaya He sent His only begotten Son. That whosoever believes, pag nagpilit, ibig sabihin, meron sinasabi ang anak. Bilang propeta. Amen? At kapag sila ay nagkaroon ng pananampalatayang katulad ng babae, great faith, sabi nga nun, palalayain ang iyong anak, palalayain ang sino man, ng masamang spirito. Hallelujah. So, yung po ay sinabi ng Biblia, John 1 verse 8 or verse 11, He came to His own, that is Christ. Naparito si Kristo sa kanya na lost sheep. Pero, mga kapatid, hindi siya tinanggap. Hindi siya pinaniwala. Ano tayo Acts chapter 3? Tingnan natin. Ito yung account, mga kapatid. Nusundan niyo, mga kapatid. So say amen. Acts 3. Ano sabi po rito? Verse 19 hanggang 22. Papa. Tagalog. Pastor. Pastor. Repent therefore and be converted that your sins may be blotted out, so the times of refreshing may came from the presence of the Lord. Mm-hmm. And that in me stands Jesus Christ, who was bred to you before. Whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God is spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. Verse 22. For Moses solely said to the fathers, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from your brethren, him you shall hear in all things, whatever it is to you. Amen. Sabi niyo sa verse 22, for Moses truly said unto the fathers, a prophet shall the Lord your God raise up unto you. Hindi niyo nasa Deuteronomy. Sabi dito, of your brethren like unto me, he you shall him. Sabi niya nun, him
Like unto him shall you hear in all things. Siya'y pakinggan ninyo sa lahat ng bagay. The word all things. Ay spiritual po yan. It is pertaining to the kingdom of heaven. Ito po last days na sinabi ko, kung kailan na start si Jesus Christ na haral, mula dito sa umpisa, when he was on earth, nag-aral siya ng kingdom of heaven. If you read in Matthew chapter 4 verse 7, nakalagay po yun doon. Kingdom of kings. Yan din po yun nasa Matthew chapter 13, the seven parables of Jesus Christ. Yan yung all things. Ano yun? Kwento ng iglesia ay dadaan sa pitong kapanahunang ito. Yan po yung all things. And we are now living in the last days, which is the last church age. At dito sa panahon po natin, ang lahat ng mga aral na ibinigay sa unang panahon pa nila Apostol Pablo. At sumunod sa mga iglesia, mga kapatid, 2,000 years. And we are now living in the last days na kung saan before the rapture will take place, ang anak ng tao ay patuloy na nagbibigay ng mensahe sa atin. At ang mensahe na binibigay sa atin, the latter rain and the former rain. Harvest season. Kaya tayo ngayon mga kapatid, hindi na tayo masyado hindi na tayo masyadong nag-jive doon sa mga aral na basic. If you're living end time, mga aral mo ay manalim. Pero, yung lalim na yan, mga kapatid, ay arok ng mga anak ng Diyos in the last days. So, sabi niyo. Bakit? Sabagkat ito ay pagkakalooban ng mata ng agila. Para masilip mo lahat ang lalim ng pahayag ng Diyos sa araw nito. Okay, balikan natin. Ang sabi diyan, sa all things na binanggit natin, a prophet, tinanggihan siya ng mga Hudyo. Hallelujah. Na para sa kanila dapat una marinig na may pangaral ang karyan ng langit. Pero sila po ay tumanggi. Hallelujah. Praise. Pero magpasalamat tayo sa Panginoon. Kung ang tinapay ng mga anak na siyang kagalingan ay hindi natuloy magpakailanman para sa Israel. Ibig sabihin, kung sila ay tumanggi, salamat tayo sa Panginoon dahil sa atin napunta. Amen! Amen? Kung ang Israel na sinabi salvation is of the Jews, John 4:22. Yes. Sina ay hindi tumanggi sa Messiah. Wala tayo ngayon, mga itin. Sabagkat sa harapan ng Diyos, aside from the Jews, we are called dogs. Hallelujah. Amen? Gaano katindi yun, mga kapatid? Tayo nilikha ng Diyos na napailalim sa kasalanan. Pag walang kuminati ang Diyos sa tao, na ang tao'y nasa ilalim ng kasalanan, ang tingin ng Diyos, dogs. Hallelujah. So, it means to say, kapag tayo may born again, we are claiming born again, we are claiming Christians. At kahit hindi natin na talaga natanggap ang healing, hindi mo natanggap ang tinamay, kahit na mag-claim tayo mga kapatid. At wala yung manifestation ng salita ng Diyos sa buhay natin, brothers, and I tell you, we are still dogs. In Matthew chapter 7, ito po ang sabi mga kapatid, dogs po ito. Dog. Ano yan? 7 verse 6. Ang sabi nito, give not that which is holy. Huwag mong ibigay ang banal. Ano yun? Yun ang all things. Yung ibinibigay ng mensahe ng propeta in the form of the Holy Spirit in the seven church ages. Hallelujah. Kung tinanggap natin yan, sabi sa verse 6, give not that which is holy, yung holy, unto the dogs.
neither cast your pearls before the swine, lest they trample them under their feet and turn again and rend you. Yan po ang sabi ng Biblia. Pag alam mo na, na kasyerin mo ang mga kapatid, at discern mo ang espiritu niya ay dogs, huwag mo ibigay todo-todo ang salita. Bakit? Sapagkat, tatapakan niya lang yun. O kaya kahit tanggapin niya yan, yung salita ng Diyos supposed to be na makapagbibigay ng buhay para sa kanya, ang gagawin niya, ibababuin like the swine. Tingnan niyo ang aso. Bakit inherit ko lang ang aso? Ano ang ginagawa ng aso? May idea kayo? May idea tayo? Sino nakakita ng aso? Ang aso ko to! At nakakita ng duwid. Excuse me, ha? Anong ginagawa niyo? Ito yung pinakabagdato. Sa lahat ng klase ng hayop, siya lang ang hayop na kumakain ng ganyan. Kaya inihalimbawa ng Diyos na isang tao walang pakikipagtipan sa Diyos ay katulad lang siya ng aso. Bakit hindi sinabing huwag niyong ibigay sa landing? O kaya, huwag niyong ibigay sa itik. O kaya, huwag niyong ibigay sa butikin. Ang sabi niya, huwag niyong ibigay sa aso. Hallelujah. Praise God. Pero ang sabi ng Biblia, yung babaeng Syrophoenician woman, kahit masakit, ang sinabi ng Panginoon sa Kristo, sabi niya, kahit ang mga aso man ay kumakain sa nanalalaglag ng mga mumugaling sa ibabaw ng kanyang Panginoon. Praise God. Hallelujah. So say amen? Katulad ba tayo ng babaeng Syrophoenician woman na tayo'y umaasam na manginain kahit sa mga nalalaglag na mumugaling sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay hindi lang natanggap ng anak, kundi pati ng Diyos sa bata. Kaya ang pananampalataya ng Hallelujah. May idea na kayo, mga kapatid. Ang anak natin na masalalay sa Lord. Kaya meron tayo healing children's bread. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Amen. Hallelujah! Kaya lang itong children's bread, medyo masakit. Pag atin na po itong tinanggap, at ipinamuhay natin mga kapatid, medyo may kapatid. Yeah, naman! Like na experience ng babae na pinagwikang. Okay, balik tayo sa dogs. Nagugulo si Papa. Balikan natin ulit yung dogs. Matthew, ano ba yung mga talata na may mga dogs yan, di ba? Siguro, silipin natin kung matanda ko. Philippians 3 verse 2. Philippians 3 verse 2. Ang sabi po rito sa Philippians chapter 3 verse 2, sabi ko sa Ingles. Beware of dogs. Beware of evil workers. Beware of the concision. Alam ko yung concision, sir. Katumpas ng circumcision niya. Kasi yung tinutukoy ni Pablo dito ng mga dogs ng panahon niya. You're supposed to be true! Na may hawak ng salita ng Panginoon. Supposed to be sila yung kapapagpatupat. Ay sila yung naging aso, mga kapatid. Hallelujah! Alam nila yung katotohanan, pero itinago nila yung katotohanan at yung
isang mali ang mamaraan ng pamumuhay ng mga Diyos ay isiyang itinuro nila sa bansang Israel. Kaya sabi ni Kristo, nang datnan niya ang Israel, ang mga Hudyo, your teaching and doctrines is the commandments of men. That's why the Israel is lost sheep na. Hallelujah. Nakita niyo, may isang meron pa sinabi, yung dogs, no? Saan pa natin makita yan? Second Peter ata yun. Second Peter. Chapter 2 ata yun. Verse 21. Sa likod, 2 Peter, pakilakas mo para umabot dito. For it has been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it. To turn from the holy commandments delivered unto them. Itinulad din siya sa baboy. Dogs and swine. Nabigat siya. Itinuring ng aso. Ano ba yung katangin na aso? Sinabi natin kanina. Yung aso ay labas na kami. Pagkatapos, eh dahil pusok siya, nakatakawan, sumuka yung aso. Okay na aso? Tapos, aalis yun! Pero nakatingin yun doon sa suka niya. Tama. Nakatingin yun sa suka. Bago tayo nakapunin. Pag siya ay nabuto, nabalikan yun. Ano may ilatulad natin dyan? Ang suka ay katulad ng kasalanan natin. Amen? At ito ay sinukong na natin sa Panginoon. Ano man yung mga bagay na maruman-duman sa kanilin ng Diyos na isinuko natin. At pagkatapos, babalik-balikan natin mga kapatid. We are right dogs. At ano yung nagpapakanamoy na katulad sa putika? Sinasadya na po yun. Pagkatasalan ng isang Kristiyano. Ibig sabihin ng baboy, mga kapatid, gustong-gusto niya nandoon sa puti na marumi ay nagsiliwahit ang katawan niya, kinikis-kis pa niya. Ganun, mga kapatid. Hallelujah. Ganun po ang sabi ng Biblia sa verse 22 sa Tagalog, sa Kibasa, sa Tagalog. La, ang ayon sa kawita ang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kaniyang sariling suka at sa pag lulubanog sa tapusali ang babaeng baboy na nahugasan. Ang aso baboy! Huwag magsabi ng amen. Ngayon mag-amen. Pero, kung ginagawa niyan, kung meron man dito, aminin mo sa puso mo yan. Eh, kung hindi, sa anong punta niyan? Apokalipsis. Yeah. 22. Dito po ang promo. Yeah. Ng aso. Kaya, pag ang aso hindi tumanggap ng kaligtasan ng kagalingan ng tinapay na nagbubuhat sa mga anak. Hallelujah! Dito po ang bagsak sa Apokalipsis 22. Sa Tagalog. Basa. Ano ang sabi? Nangasarabas ang mga aso. Oh! At ang mga manggagawal at ang mga makiapit. Aha! At ang mga mamatay tao. At ang mga mapagsamba sa Diyosan. At ang bawat nag-ibig at gumagawa ng kasinungalingan. Ayan. Ah. Sinabi nating loob. Sino ba yung loob? Iglesia ng Diyos. Bayan ng Diyos na iniligtas ng Panginoon. Amen. Kapag tayo po ay gumagawa ng ganyan, gawain ng aso't baboy. Hallelujah! Ang sabi, inalabas ka ng Panginoon sa kanilang. Ibig sabihin yan, kahit iklaim mo na ikaw ay bahagi ng iglesia, pero ganun ang klase ng gawain natin, ganun ang klase ng buhay natin, ganyan ang ipinakikita natin sa Panginoon, natapos na inintak tayo. Hallelujah! Anong sabi ng Biblia?
ilalabas ka sa iglesia. Bakit? Ang gumagawa ng kasalanan, mga kapatid, hindi pwedeng manatili sa loob ng iglesia. Amen? Yan po ang sinasabi ng Biblia. Hallelujah! Na kapag gumawa tayo ng kasalanan, makakast out ka sa labas ng church. Why? Sapagkat sa loob ng iglesia, walang magnanakaw, walang mga malunya, walang kung ano-ano. Tama, hindi. So kapag gumawa tayo ng ganyan, ikakast out ka sa labas. At kapag ikaw ay nasa labas, abay, mga nganib ang iyong kaligtasan. That's what the Bible says. Hallelujah. Amen. Sabi ko rito sa chapter 22 verse 15, for without, ibig sabihin nasa labas yan ng iglesia. At within, tayo kong lahat yun na nasisikap mamuhay ng may kabanalan habang naghihintay tayo kay Kristo. Kahit marami tayong sakit at tila ba ka parang mamamatay ka na, patuloy pa rin sa Panginoon. Patuloy ka pa rin mamuhay ng may kabanalan. Amen. Sapagkat yun po ang nagpapatuloy, may determination, may perseverance, meron kang dakilang pananampalataya. Ikaw ang kumakay ng kalapay na nang galing sa kanak. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Kapag kami pamumuhay tayo ng tama sa Panginoon, hindi tayo, we are not working in sabi ko lang, hindi tayo gumagawa sa paningin ng tao. Gumagawa tayo sa paningin ng Diyos. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos ay tumitingin sa puso natin. Kahit magtago tayo sa kapatid natin, magtago tayo kay Brother Padon, kay Brother Mio, kay Brother Lito, pero sa Diyos, hindi kayo makapagtago. Ano man ang ginawa natin sa ilalim ng bubong, kakasalanan, itag-ita ng Diyos yan. Hallelujah. Just amen. Kaya alam niya rin mga kapatid sa bansang Israel, hallelujah, supposed to be sila yung humahawak ng salita ng Diyos, hindi nila itinamuhay, hindi nila itinuro ng tama kung ano yung ibinigay na tinatay ng buhay na nanggagaling sa mga anak na siyang kagalingan. Ay ito'y tinago nila. Kaya dumating ang Panginoon Jesucristo, hallelujah, dalayon, sa loob ng Second Church Ages. Ang propetang ito sa anyo ng Espiritu Santo ngayon. Naniniwala kayo si Jesus Christ in the form of the Holy Spirit? Continuous pa ang pagiging propetang Kristo hanggang ngayon. Sapagkat siya ay nagtuturo sa bawat kapanahonan ito, nagbibigay po siya ng mensahe, and we are living in the last days. Hallelujah. Hanggang ngayon, ang tinapay ng kagalingan, anak, ay patuloy na ibinibigay sa pitong iglesia ng kapanahonan. Hallelujah. At yung mensahe na yun ang makapagtutubos, makapaglilinis, makapagsasakdal hanggang sa dumating si Kristo sa araw ngayon. Hallelujah. Bigay tayo ng katalata, mga kapatid. Ang sabi ni John, praise the Lord. 3 John. Anong sabi ni John sa 3 John 1 and 2? Ang sabi ni John, ako'y nananalangin na pampalain kayo. Sabi ganon, ang batawag na. 3 John, verse 1 and 2. 1 and 2, I believe. 3 John, verse 1 and 2. Ang sabi niya rito, verse 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper. Pagpalain nawa kayo, ang sabi ni John, and be in health, even as thy soul prospereth. Nalakihan ko yung even thy soul. Even thy soul prospereth. Lord. Lord, nakikita niyo na yan, no? Yan po. Maganda, pagpalain tayo mga kapatid, physically, wala kang nararamdaman, wala kang sakit, pagpapalang health yun.
financial, pinagpala ka ng Diyos. Praise God! Hallelujah! At ang sabi ni John, hindi lang financial pinagpala, hindi lang physical pinagpala, ang sabi ni John, even my soul prospered! Ibig sabihin ito, nilakihan ko, ito ang pinakamahalaga sa lahat na pagpapala. Matanggap mo yung tinatay ng anak. Hallelujah! Ang pinakamainam sa Kristiyano, ang kaluluwa mo ay tumatanggap, tumanago sa kayamanang espiritual. Hallelujah! Amen! Lumanago ka, yumayaman ka, yumayabong ka sa espiritual na kalagayan. Ang pinakamasakit, mahirap ang sakit, sakto ka na sa kaluluwang kaligtasan at kasagdanan. Ay, sabi ng Biblia, you are worse! Hallelujah! Amen! Pinakamasaklap na kalagayan sa sakit. Pero ang sabi ng Biblia, mga kapatid, kailangan natin, sabi nga, matanggap ang pagpapala ng kaluluwa, maging sagrada ang ating kaluluwa. As individual, amen, as individual, pagpalaan tayo, at the same time, kung may pamilya ka, hallelujah, tatagos sa bawat pamilya. Amen, ang pagpapala nito. Praise the Lord, ang mag-asawang Kristiyano, dapat po meron silang espiritual na malalim na ugnayan kay Kristo. Hindi lang isinay, kinasal sa simbahan, tapos ang layunin magkaanak at magkapamilya sa Panginoon. Ang tunay na may pamilya sa Panginoon ay tumatanggap ng kagalingan ng tinapay. Meron silang pagkain sa kanilang tahanan. Araw-araw, ang mag-asawa may sharing. Amen? May sharing. At yung mga anak ay meron po silang training. Yan po yun, mga kapatid. Hallelujah. Yan ang original commandment ng Diyos. So, bansa Israel, kaya ang Israel, salvation is of the Jew. Iba, anong sabi sa Deuteronomy chapter 6? Anong sabi sa Deuteronomy chapter 6? Utos yun ang Diyos. Amen. Labas yun sa 10 utos ng Diyos. Actually, yung utos ng Diyos sa Deuteronomy, yun po yun ang buhos sa 10 utos ng Diyos. Ah, di ba? Deuteronomy 6, verse 4. Love your God with all your heart. Ano ang sinunod? Teach your children in the way of His righteousness. Di ba? O, yan yun. Nakinanggihan ng video. Alam nyo. Yes, yes. May oras pa naman tayo. Tingnan nyo ito sa pagtanggi ng mga Hudyo sa kaligtasan para sa kanila. Ang nangyari, dahil tinanggihan ninyo ang ebanghelyo ng Panginoon, itong mga itinuturing na aso, hallelujah, ay magiging anak ng Diyos. At kayong mga Hudyo, hallelujah, na tinuring na mga anak, na tumatanggap ng tinapay, ay magiging aso sa harapan ng Diyos. Hallelujah. In other words, ang Diyos ngayon nakatingin na sa espiritual na kalagayan. At hindi siya ng tao. Kahit ikaw ay galing pa sa binhi ni Abraham, physically in-blooded, royal blood, pero kapag ang taong yan ngayon ay hindi tumatanggap sa ebanghelyo ng Panginoon, hallelujah, consider pa rin siyang aso. Why? Romans 11 verse 25? That the blindness in part happens to Israel. Ang makailan. Muli lang silang kikilalani ng Diyos bilang mga anak sa espiritual kapag nag-rapture po ngayon. At papasok ang dakilang kapigatian na 7 taon, dito po ang panahon ng Hudyo. Ito po ang panahon natin ng Kings. Sa apa lang sila, mamumula at mga kapatid at makikilala nila kung sino ang Mesiya. Sa panahon na yan. Kaya tingnan natin ang istorya. Ang panahon na tinanggihan, may mga account po yan dito sa Biblia. Hallelujah. Mababasa. 46, 47. Yung una, bumasa. And then Acts chapter 18, verse 6. And then Acts chapter 20, 25, 29. Sa Tagalog po, sino pwede magbasa? 29 ka lang. 29. Ah, ano? Acts.
muna po. 25-29 So sa panahon ni Pablo, at may kasama siya si Bernabe, na sila yung mga aral, anong ginawa? Yung mga Hudyong pinapangaralan nila, tinanggihan po sila mga kapatid. At ang sabi, dahil sa pagtanggi ninyo, ano, ibinagsak ni Pablo ang mga buhangin ng paghatol sa kanila. Tinaktak nila yun. At sila'y tatanggap na kahatulan sa Panginoon. Hallelujah. Acts chapter 18 verse 6. Anong sabi? Okay. Ang sabi ni Pablo dyan, inilaglag niya sa kanyang mga balakal. Hallelujah. Sabi niya, and when opposed themselves, they and blasphemed, he shook his raiment. Pinagpagpo niya ang kanyang balabal. At sinabi sa kanila, sa dugo ninyo. Oh, diba? Sisigilin sila sa dugo nila. At ang sabi ni Pablo, ako'y wala nang kasalanan sa inyo. Kaya ang mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, pagkatapos ni Kristo, na masalupa siya at umakyat sa langit, patuloy po ang pagiging propeta ni Kristo sapagkat siya ng Diyos sa mga mensahidor na ito. At sa huling panahon na ito, mga kapatid, hallelujah, na ang propeta dumating sa ating lingkod ng Diyos, alam niyo na yun, mga kapatid. At pagkatapos nung siya'y nawala at kinuha ng Panginoon, pumasok sa fivefold ministry. Ang fivefold ministry ngayon, mga kapatid, ang may dala ng aral na kagalingan ng tinapay. Ang sa fivefold ministry. At mga kapatid, ang recognition sa fivefold ministry, alam niyo kung sino ang mga tumatayo na sa fivefold. Ang may dala ng tinapay. Pag sinabi natin may dala ng tinapay, hallelujah, yung kagalingan na ito, yung aral natin, mga kapatid, ay talagang may epekto dun sa pamilya. Amen? Amen. Makikita mo kapag talagang pulitong sinunod, hallelujah, ay merong epektong haligtasan at pagbabago. Amen. Kaya, yun, tinapay ng kagalingan ay dala ng fivefold ngayon. At hindi lang po ang fivefold. Ang fivefold ministry ay pumasok sa loob ng church. At ang buong church ngayon ang nagdadala ng tinapay. Amen? Ang bawat isa sa atin, hallelujah, na tumatayo dito, nag-share, kahit ikaw ay nakaupo, tumatanggap ng tinapay. Pagdating ng oras, hindi ka makukontento na makinig lang, mag-share ka rin na mag-share ng tinapay na ito. Hallelujah. At ang sino mang makinig sa'yo, yung magkakinig, magkakataon ng palataya, maliligtas yun. At may tutuloy sa kanilang buhay. Hallelujah. Mayroon bago yun. Alam niyo, ang panahon natin sa Laodicea ito, matindi po na kay Timothy chapter 3, that in the last days of the revolution time, sabihin ko sa inyo, kung gano'ng katindi ang pagkilos ng demonyo ngayon, maraming churches ngayon, hallelujah, comparing just 2 decades, 20 years ago, iba po ang Kristiyano noong unang panahon, 20 years, alam ni Pastor yan, hallelujah, ang mag-asawa, ito maganda mga kapatid, so mensahe natin, meron tayong tinatawag na mensahe ng LCM, may mensahe tayo ng PTA. Ano ibig sabihin ng LCM? Love, Kerchief, and Marriage. Yung PTA, Patriarchal Training Aspects or Authority. Yan po ang mga bahagi ng nilalaban ng kagalingan ng tinapay ng buhay. Hallelujah. Praise God. Ang pagiging Kristiyano natin sa pagtanggap ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay hindi lang doon sa pag-acceptance lamang, kundi yung lalim ito ay ang mamumuhay natin sa araw-araw. Praise God. Amen. Amen. Shall we praise the Lord? Praise the Lord. Praise God. Natanggap niyo ba ang tinapay? Praise God. Balikan natin. At dito yung chapter 16. Verse 24 ba yun? Then he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then verse 25, then came
and worship Him. Sabi po ng Biblia, talagang nagpumilit ang babaeng ito. At siya tumawag, Lord! Lord! Ang kanyang pagtawag, hindi pangailangan para sa kanyang sarili, hindi para sa kanyang anak. Amen? At ang sabi ng babae, Lord, help me! Inugon siya ni Kristo. And Christ answered in verse 26, It is not meet to take the children's bread and cast it to the dogs. Yan yung ating kaninang sinasabi. Yan ang pag-usapan. Hallelujah. And verse 27, And this woman said, The truth, and she said, Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Verse 28, ang sabi, Then Jesus answered to the woman, Great is thy faith, 24. Be it unto thee, even thou. Kung tayo po yung ina ngayon, o tayo yung magulang na may anak natin, yung anak natin na wala pang training, walang ruwang sa salita ng Diyos, sabihin ko sa inyo paano kalagayan nila. Katulad ng babae. Katulad ng anak ng babae. Ano yun? Demon possessed. Agree kayo, hindi? Pag sinabi natin demon possessed, hindi yan gumugula ang bibig. That is worldly things. Wala ang sentro ng isip sa salita patungkol sa magsunod sa magulang. Pag ang anak mo masuwain, pag ang anak mo nagsasalili, position. At sinay na nga kailangan ano? Paglaya. Paglaya. Lord, wake up. Amen? Sino na dito mapalaya ang anak? Kailangan natin gawin. At maranasan, tulad ng naranasan ng babae. Ngayon, humiling ka sa Praise God. At sabi rito, ipinangako ng Panginoon, daughter was made whole from that very hour. So, yung tinapay ng kagalingan na hinihingi ng babae ay ipinagkalog sa kanya at sa kanyang anak. Yan din. Sa umagang ito, mga kapatid, meron tayong mensahe ng hukong class at dito po sa mensahe ng hukong I should say itong mensahe ng hukong ito po, nandito po ngayon ang tinapay ng mga anak at nandito rin ang kagaling ng tinapay ng mga anak. Hallelujah. Para tayo mga kapatid ay hindi maituring ng Panginoon like we are dogs, kailangan mo umiyaw ngayon, kailangan mo tumawag sa Panginoon. Urgent ang kalagayan ng ating pamilya. Urgent. So, patuloy tayo sa Panginoon. Ngayon nandito kayo, mga kapatid. Hallelujah. Tumawag kayo sa Panginoon ngayon. Hindi mo kailangan sumigaw. Pero sa kalooban ng inyong puso, sumigaw kayo sa Panginoon. Kung ikaw ay magulang at may mga anak ka, sigaw ka sa Panginoon. At alam mo ang kalagayan ng iyong anak ay nangangailangan ng pagligtas sa pag-alit, sa pagpapahirap ng masamang spirito. Umiyaw tayo sa Panginoon. Halika po. Alakbangan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon po yung muko.